Whoa! Hey! Laki mo! Hola, motoristas! Last time, bumiyahe tayo mula Catbalogan City sa Samar hanggang Borongan City sa Eastern Samar. Ngayon ay pupuntahan natin ang dulo ng Eastern Samar via land travel. May mga dadaanan tayong ilang tourist destinations at historical sites. Dahil kailangan mong sadyain ito, hindi ito ang kadalasang ruta papuntang Leyte dahil may diferensya na 230 kilometers yung dalawa. Kaya excited akong ipakita ang natatagong ganda ng Eastern Samar. Good morning, Hotel Doña Vicenta dito sa Borongan City. And it's day 4 of our Mindanao adventure. Dito tayo ngayon sa room. And kung di nyo pa napapanood yung last episode kung saan tayo nag-tour, panoorin nyo yun. In the meantime, breakfast muna tayo. Good morning! Let's go! Ay, labas na tayo, motoristas. At ayun yung dalawa nating motor. Mukhang malakas-lakas ulan kagabi ah. Anyway, doon ulit tayo kakain, doon tayo magbe-breakfast. Ay, nagmo-moist na ulit. Okay, mamaya na lang motoristas. Dito na ulit tayo, binigyan na natin yung stop natin. Boss, ano mga breakfast choices? Tapa at furniture. Dalawang tapa. Alright, alam nyo ba, yung rooms pala natin, yung 301, yung presidential suite, 3 breakfasts pala yun. Yung kanya, junior suite, dalawa naman. Kasi yung iba, kung isa ka lang, kahit good for 3 breakfast, parang isa lang yung binibigay sa'yo, diba? Eh, paano kung gutom pa, diba? So at least may option sila. Kung sa pala tulog, sobrang comfy, no? Message ka nga na message sa akin, hindi nga ako nagigising. Nagising ako alas 2 ng umaga, motoristas. Ito, minimessage ko na to. Kinukulit ko na to. Napadami kong tunnel eh. Ang laki ng bed. Hindi ako sanay sa malaking bed. King size ba yung side din? Oo. Tapos alas 2 nga ako nagising. Might as well, mag-ano na ako. Mag-arap na ako mga tutulugan namin booking. Kaproblema kasi kami sa Tacloban na natutulugan. Okay tayo. Kami kasama ng Crema San Mig. Thank you. Suka po, please. Thank you. So, motorizers, ganito itsura ng mga, ano natin, mga boxes and bags, no? So, ito ang sinabi ko sa inyo. Isang buo na lang yan. Waterproof na rin yan. Just in case lang. Pero so far, so good, oh. Walang pumapasok na tubig kasi nga sealed siya dito. Ayan. So, isa yan. Swak yan. Medyo may press lang ng konti. Ito naman yung isa. Ayan. So, sukat din siya. Siyempre, papasok mo ito mga to. Kakalagay lang natin yan. Pero sukat din siya dyan. So, masasara mo rin ito. Eventually. Alright. Yan lang. Alright. Dito na tayo sa parking ulit. Napalabas na tayo. Again, thank you, Hotel Doña Vicenta. Let's go. Destination natin. Giwan and then Tacloban. Off we go. Okay. So, may mall pa dito sa tapat. Oh. Anyway. So, as I was saying, motoristas, since dadaan din naman tayo dito, sabi ko nga, passing through lang tayo, dadaan din naman kasi tayo ng, yun nga, Samar and Leyte, and itong part ng Eastern Samar na to, na-curious ako kasi ang gaganda ng mga sinasabi dito. So, sabi ko, once na bumalik ako dito sa bandang Samar nga, dadaanan ko ulit ito. Lalong-lalo na yung bandang Giwan, di ba, yung pupuntahan natin. And syempre, sa Kalikuan Island. I hope I'm pronouncing it right. Kasi from Catbalogan actually, going to Tacloban, maikli na lang yun eh. Although pangit yung kalsada, pero maikli na lang yun. Pero we chose this longer, pero more scenic route. Para nga din maipasyal ko kayo, di ba? Kasi sasadyain mo talaga siya. And it's my first time there. So alam nyo naman ako, as an explorer, gusto ko as much as possible mga bago yung pinupuntahan natin. That's a different feeling every time na may na-explore ka na bagong lugar. Yun nga, parang you are expanding your horizon, Nax. Yun, parang ganun yung motorizers. Kaya sobrang excited ako dito. Okay? Alright, let's go. Hi motorizers, kung makikita nyo,
talagang sagana sila sa mga coconuts dito, di ba? Nakakatawa, ayan, kita nyo itong long stretch na yan. Marami silang ganyan, long stretches, tapos puro coconuts. Kita mo, may mga nag-harvest pa sa tabihan. Kung napanood nyo yung movie, sa Netflix yata, if I'm not mistaken, Filipino movie, ang title ay Mina Anod. Nabalitaan namin, true to life pala yun. So according sa mga locals, very interesting. Wala lang, naalala ko lang, dito kasi yung setting nun sa Eastern Samar. Tapos yun nga, makikita mo nga yung sa movie, na ganito yung setup nila. Ganito yung majority ng mga kalsada doon, ganito yung itsura. Yan nga, kalsada, then puro mga nyogan. So again, just like nung sa Taft tayo dumaan, napakaginhawa ng kalsada. As in, ganyan lang. Sobrang ginhawa. So sabi ko nga sa inyo, mas malayo man to, mas maginhawa naman yung daan. Ganda ko. Motoristas, 28 kilometers to go bago tayo dumating dun sa crossing area, Patakloban. Kapag naman na pakaliwa, is going to Giwan. Then after that, may tatawagan tayo. Tatawagan natin isa nating kaibigan, no? Isang motorista. If you remember nung Bohol tour namin, si Kratos, si God of War. Talagang pumost pa talaga, ha? Naglalaro ba kayo ng PlayStation games? Familiar kayo sa ibang games ng PlayStation? God of War, narinig nyo na? Narinig mo na yung God of War? Okay. Si Kratos ay pupuntahan natin ngayon. Nandito pala siya. So, na-meet nga natin siya sa Bohol. Hindi pa niya sinasabi kung anong ginagawa niya dito, no? Pero basically, kinontak niya tayo and sabi nga niya, nandito siya and he wants to meet us. Ayun, nag-message na siya, pinakita na sa amin, no, ng inggit na agad, pictures ng mga nahuli daw niya. Buti na lang, mga seafood yung inihanda niya, di ba? Pwede tayo, no? Hindi, meron naman ako nakita, buti may isda. Hindi ko lang alam kung anong isda yon. Again, bro, in advance, ha? Hindi ka pa namin nakikita ngayon, pero salamat. Thank you for inviting us. Supposedly, si JP, itutour niya tayo. Yun yung nakasama nga natin sa Eastern Summer dati. Kaya lang na sumama daw pakiramdam niya. Hindi na siya papwede. But anyway, talaga namang health is priority. So, walang problema, bro. Next time siguro, next time. Okay, diretso na tayo. 1 minute 37 seconds later. Alright, motoristas. Ito yung isang sinuggest ni JP. And since medyo maaga kami, might as well puntahan na namin. So, ito na ba yun? Ay, hindi pa pala. Sunod na kanto siguro. Kanhugas. Ito ba yung Kanhugas? Since maaga tayo. Tsaka ano lang to, oh. Very accessible lang, oh. Lapit lang. So, ganito pala itsura niya. So, yan, motorized. Isa sa mga optional tourist destinations na pwede nyong daanan. Lapit lang. Might as well check na natin, di ba? Ayun. Saan dito?
Parking po. Parking. Ah, ito ang park. Ayun na nga. Lapit nga lang, motoristas. Higot na natin siguro. Okay, dito na tayo sa tabi. Ito, dito kami nag-park, motoristas. Ito na ang Canhugas Nature Park. Since malapit lang siya, as in, ayun, kalsada lang. Tapos yun na siya. Dumaan na rin tayo. Pero mabilis na tayo, motoristas, ha? Para lang magka-idea kayo. Ito siya. Oh, ah, may mga cottages din. Ayun, dun sa taas. Tara mag-inquire tayo. Ate, good morning po. Pwede po mag-inquire? Morning po. Good morning. Hi. Manager ito. Magkano po entrance dito? 20 pesos. 20 pesos. And then, pwede po mag-swim ba? Pwede. So, ano pong special dito sa Canhugas? Yes, Canhugas Nature Park. Canhugas pala, sorry. Canhugas Nature Park. So, ano pong meron dito sa ano natin? Mayroon kaming rock formations. Marami kaming mga lagoon. Mm-hmm. Tapos, marami ano doon. May mga cottages kami doon. Oo. Meron kaming natural pool doon. Natural pool? Oo, yung hindi man-made. Talagang kusa siyang, para siyang pool talaga. Oo. Malayo po ba lalakarin? Saan ba? Hindi po. Mga 5 minutes. And then may mga cottages po, pwede ba siyang gamitin? 500 ang rent. 500 per use? Day. Per day, ayun. So, buong araw na pala yun. Kasi nga, pwede naman kayo mag-swim. Pwede naman magdala ng food doon, di ba? Ayun. So free sila magdala ng food. Kung isang pamilya sila, isang grupo, dalhin sila, tambay sila doon the whole day na, enjoy na. Okay. Thank you so much po. Ano pang pangalan nila? Cleopatra. Si Cleopatra? Wow naman. Pangalan pa lang. Talagang diyosang-diyosan. Okay, pasok na tayo. Ayan, motorista sa. Para talaga sa inyo. Alam nyo, ang plano ko talaga, hindi na ako pupunta dito eh. Kasi nga, short yung time natin, tapos haba-haba yung babiyahin natin. Pero parang hindi ko kayo matiis. Hindi ko kayo maitiis na igala. So anyway, ito siya. Canhugas Nature Park. Dapat GoPro pala din nila natin. Anyway, ito yung mga cottages na sinasabi ko. 500 pesos daw per day. Yan. So kung isang family kayo, good for him ko ilan. Ang dami yan. 8, siguro to 10? Ah, ang dami pa pala. Ma'am, exit lang po ito. Exit? Pwede po pumasok? Ah, pwede. Ayun ako ganun kasi baka one way lang. Ayun, mga rock formations. Ah, iikot pala. Okay. Pwede pabaligtad. Yes, sundin na natin para. So, 5 minutes walk daw. Anyway, dito tayo. Ayun, motoristas, oh. Sana steady yung kamay ko. Ayun, ang ganda nga. Ayun, motoristas. Grabe, tatalis ang mga batong to, ah. Ako matatalas. Nasa inyong, ano, natural pool. Anyway, ayun, motoristas, oh. At least, mapakita ko sa inyo dito sa baba. Alright, dito naman tayo sa bandang left side. Baka dito na yun. Alright, motoristas, ito. So, pagkatapos ng I Love CNP, may access dito. Mukhang hagdan. Ayan, hagdan nga. Whoa! Ganda nga dito. Medyo sharp nga lang yung mga to. So, make sure to wear siguro maganda aqua shoes. Chinelas baka pag nabunot, pag nahugot, tapos napatapa ka. Sugat yan. Pero ang linaw syempre ng tubig. Oh. Meron pa pala sa part 2. Tara, puntahan natin. Ito na yung cave. Solid pala to. Saan po yung natural pool? Anong dyan? May ano pa? Ah, may bangka pa? May tulog pa. Tulog sa ano? Ayun! Nandun mo, Teresa, so. So, pag ano po siya? Pag low tide dapat? High tide kasi. Ayun mo, Teresa. Pero nandun daw siya. Kaya mo palang tawirin dito pag nandun.
End na po ba ito? Wala na makikita dito sa likod nito. Wala na. Tapos ito po yung kuweba na, no? Thank you. Napakita na natin sa inyo. Teka, hirap huminga. Wala naman tao. Ang ibang tao. So, right. So, tara. Next destination na tayo. Let's go. Okay, motoristas. Let's do this. Tapos na tayo. And we're off to see Kratos. Goodbye, Canhugas Nature Park. Whew, grabe yung init. So nasa ano siya, mga 500 meters. So half kilometer nandun ka na. Okay, let's go back to the main road. More long stretches. Malaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang Eastern Samar dahil sa isla ng Humonhon dumaong si Ferdinand Magellan kung saan nangyari ang first encounter sa mga locals, hence citing it as the discovery of the Philippines from this expedition. Sa susunod na bisita natin, mag-island hopping na tayo para ma-feature natin ang islang ito. Leaving General MacArthur. Okay, motoristas. So, pag dumiretso tayo, papunta tayong Giwan. May pagkumanan ka, papunta ang Tacloban. Okay, tigil tayo dito kasi tatawagan natin. Tatawagan natin si Kratos. Motoristas, hindi ko yata gusto yung nakikita ko sa harapan, ah. Nakakita niyo ba yung sa bandang taas na yan? Lumalamig na rin, eh, ah. Ganun sana. Tapos ang dami kong ano, nakakasalubong ng mga bus. Ito, two coaster to, eh. So private yan. Pero kanina may mga bus. Humingi ako ng landmark doon sa imimit namin para mag-slow down na kami, di ba? Sabi ko, paano ba namin malalaman na malapit na kami? Sabi niya, basta daw. What the? Malalaman na lang daw namin. Okay, 15 kilometers. So yun na nga, no, umuulan na nga po. Ano ba yan? Kung kayo lumalapit na 12 kilometers. Wala, malakas to, titigil tayo. Si ano tayo, silong, saan po maraling makisilong? Malakas, malakas. Yan, no? So, yan, nakasilong nga naman tayo. The usual scene. 12 kilometers papunta ng Giwan. And yan, inabot na. Wow! Okay. 3 weeks later. Ay, tumila na sa wakas. Let's do this.
500 meters until the bridge. Eto na. Wow, ganda na tubig ah. What? Greenish. Okay. So from here, 2 kilometers na lang daw. Nasaan ka na, Kratos? Ayun. Yan ah! What's up, brother? I seen you! Sundan natin siya. Welcome sa probinsya namin, sir! Salamat, salamat! Sige! Pumayat si Kratos, ah! Saan kaya tayo papark? Para makasilong. Ay, puto. Huh! May nagbiling? Okay pala ang negosyo mo dito, ha? Pumayat ka? Oo. Naano ako sa pag-fishing eh. Ah, nahiwili ka. Simula nung nag-lockdown, sir, umuwi na ako rito. Ah. Ako naabutan ng lockdown. Okay. Nakabalik. Pero yung pares ko nandun. Okay, so dito na nga tayo kina Kratos. Kratos, salamat ulit brother ha. Papakita ko sa inyo kung anong inihanda niya para sa atin. So ito ang aming bikes. Natuyo na ulit. Kanina basang-basa eh. Ito! Ito ang inihanda para sa amin motoristas. Diyos ko po. Motoristas oh, grabe. Grabe naman si paring Kratos. Nag-abala pa oh. May antihistamine. Yun nga eh. Baka may antihistamine. hindi tayo tinatanggal. Tumatagos eh. Dito mo yung kulay oh. Grabe, ang sarap naman. As in, may pangalan na nga to. Kasi ito yung sa atin, yung Teresa. So, pinihanda rin niya. Si Dory. Di ba? Finding Dory. Anong isda kaya nga to? Laki no? Laki eh. Grabe, busog na busog tayo dito. Tingnan niyo mo, Teresa. So. Yan. May sabaw pa daw oh. May sabaw daw. Isdang bato to. Puro isdang bato to, isdang sir. Isdang bato? Oo. Oh. Tingnan natin to sabaw. Ay, naku naman. Napakasarap. Grabe. Anong isda naman to, brother? Ano to? Kangkong ba to? Ano, sir? Talbos ng kamuti. Kamuti? Oo. Very nice. Okay lang, sir. Yung talbos ng kamuti. Oo, walang problema. Ito lang. Ayaw naman yan, sir. Ito lang. Walang problema dito sa... Bro, salamat ulit, ha. Nagkabala ka pa. Nice meeting you, sir. Grabe yung ano. Grabe yung hospitality nila dito. Pagkatingin ko na sabi ko, uy, nasa Burungan, sana naman dumiretso na lang yun. Magka-posto oh, na punta ka ng Giwan. Ayun nga, sabi ko, sana makapagad kita. Hinagilap agad. Siyempre naman, ikaw pa. Iconic yung bowl mo eh. Thanks, brother. Halukain mo lang para makapagpili ka ng isda. Yun, no? Yun. Ang huli ko. Huli ko yan. Banatan na agad. Oo nga, kailangan ko. Medyo sunog nga lang. Kasi basa naman na nga pala yan. Plato. Yan, plato. Ah. Oh. Yan o. Oh. Ay, nakuna. Ay, makuna nga yung pakadaya. Parang ibon lang din, sir. Ah, pakadaya mo. Ininggit mo pa ako. Sarap nito, no? Napaka-juicy. Parang hap. Isang bato yan, sir. Hmm. Yan ang tawag nga. Nagtamala ko sa gulay. Tapos, ba to? Parang hipon lang din. Hindi talaga sanay kasi pag sa bahay nila, pinagsisibihan talaga siya. Bo. Hindi kasi ako nakakain ng ganito. Wedyo! Ngayon, kinikwento niya. Yung mga lures na lang daw siya yung binibenta. Oh. Yun yung pagkakabalahan niya ngayon. Hindi na siya God of War. Bago. O nga, hinahanap ko yung balbas mo eh. Mm. Wala na yung balbas mo. Tutok-batok time oh. Kainis. Ingit na ingit tuloy yung manalo. Focus nga natin. Laki oh. Ang liit yung daliri ni Papa. Grabe oh. Ilang sasalubong sa akin. Bubusin na ako mamaya. High blood na. So ayan. Nabinagyo na namin. Actually, di nga namin na ano. Natinginag man lang. Ang dami. Maraming salamat bro. Bro, salamat na marami ha. Salamat. Hanggang salamat din sir. Sa pagpunta. Thank you. Salamat. At saka ito pa lang kanyang utol.
Nice meeting mo, bossing. Welcome to Stern Samar. Salamat, salamat. Osado Brothers. Ayun, ride within your limits. Oh, sakto-sakto. Osado Brothers. Ayos. Oh, baka may isa shoutout ka. Hindi, yung Osado Brothers na lang at saka RGP ng Bohol. All right. Shoutout sa inyo. Yeah. Next episode. Yeah. Parang panel lang ah, panel of judges ah. Eh, ito na. Mini-meet-hi natin. Motoristas. Motoristas, kaputi time na naman kami.